Isang magandang araw po ulit sa ating lahat, mga kasabong. Bago ko simulan ang munting vlog ko na ito, gusto ko po munang magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta kay Simpleng Sabongero sa munting channel ni Simpleng Sabongero. Mga kasabong, gusto ko pong magpasalamat sa mga kaibigan natin na mga vlogger gaya po ni Boss Marlon Backyard, ni Zach 2, GFB, vlogger din po siya, si Emil Vlog, vlogger din po siya. Tapos si Boknoy TV, gusto po magpasalamat sa kanya. Kay Kamanok TV, kay... Basta, hindi ko na memorize, napakarami kong mga kaibigan sa mga vlogger. Kung hindi ko kung sino man po sa inyong mga kaibigan ko na vlogger na palagi nagko-comment sa akin na hindi ko nabanggit yung pangalan, kasama na po kayo sa binabanggit ko na pinapasalamatan ko po talaga ng sobra. Maraming salamat po sa magandang pakikipagkaibigan natin sa isa't isa. Mga kasabong, silipin po natin yung tatlong manok na lalaban ngayong December 22. Bali, hindi ko po ma-update yung after ng laban nila sa exact date ng December 22. Kinabukasan na po siguro, this mga December 23. Ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang magiging resulta. Panalo man o talo, isasabihin po natin yung totoong nangyari. Kasi pangit naman, mga kasabong, kung puro panalo lang yung sasabihin natin. Hindi naman tayo nagpapasikat sa sabong. Pinapakita lang natin kung anong makakaya natin nung nagawa ng best natin. Tara, mga kasabong, silipin na natin yung tatlong manok na lalaban para sa Ford Ranger. Tignan natin kung handang-handa na ba sila lumaban o sabik na ng lumaban. O paano, mga kasabong, silipin natin para malaman natin kung okay na ba sila, kung 100% conditioning na ba sila. Punta natin, mga kasabong. Pero bago natin sila puntahan, silipin muna natin silang lahat. Ito lang po ang munting backyard natin dito sa Zamboanga City. Ayan, mga kasabong. Ginagawa ng hiraw dito. Ayan. Tulog yung kasama ko. Ito po yung mga signature winning line po natin ng mga talisay. O yan, mga winning line po natin na talisay yan, mga kasabong. Hindi po tayo napapahiya. Hindi ko naman sinabing palaging nananalo, pero pag talisay po kasi ang binibitaw natin, medyo hindi po tayo napapahiya. Tsaka sa Zamboanga White. Yan. Yan, mga kasabong. Yan. Okay naman sila. Aday ko, may butas pala doon. Ito lang, mga kasabong, yung ting backyard natin dito sa Zamboanga City. Yan lang, naikot ko naman na kayo eh. Meron pa sa banda ron. Yan, bali ito, mga kasabong. Mga kasabong, sana po ito po yung gawin natin, mga kasabong, na scratch pin, mga kasabong. Kung mapapansin nyo, mga kasabong, dalawa yan. Dapat po dalawa ang scratch pin natin, mga kasabong, na magkaharap, na ang divider nila left and right is net, para pag nagkikitahan sila, hindi sila titigil sa paggalaw. Galaw sila ng galaw kasi akala nila susugurin na sila ng bawat isa. Kaya much better, mga kasabong, kung dalawang scratch pin tapos net lang yung ano nila, divider bawat isa, para madaling gumaan at lumakas ang paa ng ating maalagang manok. Ito po, dito po tayo nagtitraining ng scratch pin. Ito po yung scratch pin nating dalawa, mga kasabong. Much better po kung ganyan ang gagawin nyo. Grabe yung ano natin. Hats lang po, tour natin. Ito
Punta na natin mga kasabong yung tatlong ilalaban para sa Ford Ranger. Dito po sa parting likuran namin sineseparate yung ano mga kasabong eh, yung lumalaban kasi para hindi sila naaantala ng mga ibang manok kagaya nito. Mga kasabong, ito na po yung tatlong manok na ilalaban natin mga kasabong. Ang premyo niya yung Ford Ranger. Mga kasabong, hindi ko pa pala nasabi yung kasama ng Ford Ranger na premyo. Meron pa po siyang walong motor. Kaya pinupukusan po natin ng husto yung tatlo. Kung mapapansin nyo mga kasabong, sineperate namin yung tatlong manok. Sineperate namin sa maraming manok para iwas stress. Magkakaroon sila ng mental condition. Kasi kung nandun sila, hinalo sila mga kasabong sa maraming manok, baka may stress sila, lalo na may mga babaeng nakawala doon, baka habulabulin nila, iba yung isip nila, baka pagdating ng oras ng laban, gigiri sila. Kung mapapansin nyo mga kasabong, tinaasan namin yung hapuan nila. Kasi yung hapuan nila niyan, parang pinaka-flying pen nila. Kung mapapansin nyo mga kasabong, sobrang taas. Ang taas oh, halos 6-7 feet yung taas ng hapuan nila. Ito na yung pinaka-flying pen nila mga kasabong. Kaya hindi na ako magtataka mga kasabong na nakakuha itong blue face hats natin galing kay Boss Banjo Soto ng Pastiskill. Noong last November 6 lang mga kasabong. Ito naman si Milsim Black mga kasabong. Tapos si Joe Gray ni Boss Jeff. Hindi na kami mga kasabong naglalagay ng flying pen na sa cage niya, hindi mga kasabong, eto na, direct na siya. Kasi kung ang manok, gusto niyang humapo, gagawa ng paraan yan para makalipad. Yan po ang ginagawa ni Boss Jeff. Laki po ng hirap niya dito mga kasabong. Kasi halos siya nagmo-monitor dito, araw-gabi. Tapos tayo, update-update lang. Kasi, idol ko si Boss Jeff eh. Sa kanya lang din ako nagsimula nagmanok. At siya rin ang nagturo sa akin ng mga natutunan niya. Binabahagi niya rin sa akin mga kasabong. Oh, paano mga kasabong? Itutok natin ng camera sa kanila, hindi puro ako 'yung nakikita niyo, nakakasawa 'yung pagmumukha ko eh. Mga kasabong, pinokus po natin 'yung camera kay Milsim Black. Ito po 'yung itsura ni Milsim Black mga kasabong. Kung mapapansin niyo mga kasabong, parang dola 'yung katawan niya. Iibaba pa ako mga kasabong ah. Grabe, parang bola. Pwede nang lagyan ng baso. Pwede nang lagyan ng baso. Sa likod. Pero mga kasabong, ano, sinisikap namin para magiging maganda ang resulta ng laban. Ayoko rin kasi mga kasabong na magsisisi tayo bandang huli. Binibigay namin ang lahat. Sabi ko nga sa inyo mga kasabong, simple lang ako magsabong. Simple lang kami magsabong. Pero hindi rin kami basta-basta nagpapatalo. Binibigay din namin yung best namin. Kung matalo man kami mga kasabong, win or loss, tanggapin natin yan ang resulta ng laban. Pero dapat, before fight, bigay na natin ang lahat. Silipin na naman natin mga kasabong yung dalawa. Ito mga kasabong, si Joe Gray natin mga kasabong. Yan. Pinokus ko talaga mga kasabong para makita nyo naman ang malapitan yung ilalaban natin. Mga kasabong, kung mapapansin nyo, hindi pa namin tinatanggal yung... Ito, palong. Sinasabi ko nga sa inyo mga kasabong, hindi namin pinapapogi yung mga manok. Pagdating sa sabungan, mas gusto namin yung nadidihado mga kasabong. Diba, sinabi ko sa huling vlog ko, mas pangit ang manok, mas papabor sa'yo kasi nagkakaroon ng logro. Pabor yun sa'yo mga kasabong kung nadihado ka kasi magkakaroon ng logro. Pag nag-G6, naku, napakaswerte mo na. O, silipin na naman natin mga kasabong yung isa. O, ito naman mga kasabong si Blue Face Hats natin. Galing ito mga kasabong kay Idol Banjo Soto mga kasabong ha, sa Sea Master Game Farm. Kung gusto nyong makita yung farm niya, i-search nyo lang sa YouTube. Idol po namin yun. Siyempre, sa kanya kami kumukuha ng manok. Idol namin, tsaka malaking pinagkakautangan namin ng loob. Ito po yung pambato ni Boss Jeff. Mga kasabong, ipapasilip ko kung bakit idol na idol ko itong Blue Face Hats na to. Sinar ko lang mga kasabong yung karakter ni Blue Face Hats from Sea Master Game Farm mga kasabong. Kasi ipapasalamat ako kasi nabigyan tayo ni Boss Banjo Soto na ginagamit ni Boss Chef na pang panlaban. Mga kasabong, oh, mata niya. Brown. Sa kabila mga kasabong, pula. Oh, di ba mga kasabong? Ito po siya. Oh, mga kasabong.
Oh, paano? Hanggang dito na lang mga kasabang yung munting vlog natin. Pinasilip ko lang sa inyo yung tatlong lalaban para sa Ford Ranger at saka sa walong motor. Sana mga kasabong, pala rin tayo. All win. Sana may makabalik sa kanila. May sugat man o wala, sana may makabalik. Kasi ginawa lahat natin yung makakaya. Lalong-lalo na si Boss Jeff, siya yung nagpapakahirap. Araw-gabi, minomonitor niya yung mga kasabong kasi may mga schedule na pailaw, training, scratch, lahat-lahat, nandun na. Siya yung naghihirap. Kaya, sana pala rin tayo mga kasabong. Sineperate namin siya mga kasabong dito sa likuran kasi ayaw namin nung naistorbo sila, gusto namin yung may nung mental condition nila, tapos body condition, tapos siyempre bahala na sila sa loob ng rueda, nagawa na namin yung part namin. 19 ngayon mga kasabong, 3 days na lang lalaban na sila. Kinabukasan, ikikiping na sila mga kasabong, kaya ito na yung pinakahuling vlog nila. So hanggang dito na lang po mga kasabong, mag-iingat po tayong lahat. Maraming maraming salamat po pala mga kasabong sa lahat ng sumusuporta sa munting channel ni Simpleng Sabongero. Lumulobo na po yung mga subscriber ni Simpleng Sabongero. Oh, hanggang dito na lang po tayo mga kasabong. Maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa munting channel ni Simpleng Sabongero. Ito na po yung pinakahuling vlog nila. Update ko na lang kayo mga kasabong sa December 23 kung good news or bad news. Huwag kayong mag-alala mga kasabong, walang bias yun. Sasabihin natin win or loss para fair. Hanggang dito na lang po mga kasabong. God bless po sa ating lahat.